Nagkaubusan na ng schedule dito sa Dasma. So, kailangan umabot tayo doon bago mag 9:30 para makapag-time in tayo. At titignan natin siyempre kung worth ba na dumayo tayo ng ibang bayan. Napakaraming riders pero kulang yung schedule. Good morning mga kabiwan mo to. Welcome back to my channel. So for today's vlog is Foodpanda tayo. Pero hindi ito yung typical na Foodpanda na duty na gagawin ko. Kasi ngayong araw ay magduty tayo ng Tagaytay. Duty tayo ng Tagaytay kasi nagkaubusan na ng schedule dito sa Dasma. So kung hindi ako kukuha ng schedule sa Tagaytay, hindi ako makaka-duty, hindi ako makakabiyahe. So bali kasi ang nakuha ko lang duty sa Dasma is dalawa lang, hapon at gabi. So baka anti yung umaga natin. Kaya nag-decide ako na schedule lang umaga sa Tagaytay para sulit yung araw natin. At isa pa, para makuha ko yung special hours na 10 to 1 na schedule, na oras. So malaking bagay kasi yon, 3 hours kasi yung special hours na yon, kasama sa performance mo kasi yon. Kaya pinilit natin bumiyahe sa Tagaytay. So titignan natin kung worth it ba na bumiyahe tayo na Tagaytay, babiyahe tayo na medyo malayo-layo. So kailangan umabot tayo doon bago mag 9:30 para makapag-time in tayo. Kasi hindi tayo makakapag-time in, makakapag-login in kung hindi tayo makakarating doon 30 minutes before ng duty natin. At titignan natin syempre kung worth ba na dumayo tayo ng ibang bayan. So after ko mag duty doon ng 10 to 1, babalik ako ng Dasma. Kasi ang susunod na duty ko sa Dasma is 3 o'clock pa. So may chance pa na mag makapagpahinga ako. So pupunta lang tayo doon sa boundary, doon sa time zone ng Tagaytay, para doon tayo mag time in. So sana worth it yung effort natin sa pagpunta rito. Sana makakuha tayo ng marami na orders. Pero pagkakalam ko kasi malakas na Tagaytay eh. Dahil yan sa mayroon problema ang pagkuha ng schedule kay Foodpanda, lalo lalo na dito sa Dasma. Nagkakaubusan ng schedule dito, lalo na pag batch 4 ka. So ang tendency niyan, wala ka makukuha ng schedule, mauubos ang schedule mo, hindi ka makakapili. Minsan yung iba talaga walang makuha kahit isa. Yung ibang mga Foodpanda rider dito sa Dasma, so ganun din ginagawa nila, napipilitan sila pumunta sa ibang lugar para dumuti, para syempre kumita sila. So yun yung issue ko ngayon sa Foodpanda, na napakaraming riders pero kulang yung schedule. Sana yan, para sa akin lang, sana magawa ng paraan. Dapat i-even nila yung schedule yung sa rider. Kasi kung parami ng parami ang rider, wala namang problema ron kung mag-hard sila ng mag-hard. Basta make sure na lahat magbibigyan ng pagkakataon na jumuti. Kaya nga nag-apply, di ba? Kaya nga nag-apply tayo sa Foodpanda para maka-duty tayo, makabiyahe tayo at kumita tayo ng pera. Yun yung issue doon. So isa pa yun, kaya din ako nag-apply sa Foodpanda. Kasi si Foodpanda kasi is malalapit lang naman kasi yung biyahe niya. Hindi katulad nung dating courier service ko na pinagtatrabahuhan o jumu-duty ako. Ngayon kasi medyo malayuan. Eh syempre ako ayoko na din bumiyahe ng sobrang malalayo. Pero minsan pwede naman, pero more on ano na lang, more on travel na lang talaga, hindi na nung para magtrabaho, para kumita ng pera. So yun yung main issue natin ngayon. So wala tayong makuha, wala na tayong nakuha, lalong lalo na sa batch 4. So ang pinaka ano nito, kailangan ko magpataas ng batch. Katuloy ngayon, nasa batch ano ako, nasa batch 3 ako ngayong araw na to. Sana umabot tayo ng batch 2, kahit batch 2 lang naman hinahabol ko next week, para makakuha tayo maganda schedule. Pero ngayon nakakuha na tayo maganda schedule nito.
balikan ko kayo pagka nandun na tayo sa ano, sa laging zone ko, sa blue zone ko. Time check tayo. So 8:52. So magbiyahe tayo ng 30 minutes para lang makapunta doon sa ano, sa laging zone ko. Medyo bibilisan natin. Okay? Bago ang lahat, shoutout nga pala sa kumpare ko, yung pogi kong kumpare na si Andre Wong, Harold Wong at si Macau. So yun, isang tao lang yun. So shoutout sa iyo pre, nagpapashoutout ka eh. Maraming salamat sa suporta pre. Alam ko nasa Taiwan siya ngayon. So ingat kayo dyan pre, ingat yung buong pamilya mo dyan. God bless, God bless sa'yo, stay safe kayo dyan. Maraming maraming salamat sa suporta. Yun, shoutout sa'yo. Standard check. Okay. So yun mga kabiwan mo to, nakatiming na tayo. So pwede na tayo kumuha ng orders. So nakuha na tayo. McDonald's sagaw tayo. So mga kabiwan mo to, nakakuha na tayo ng first order natin. So dito sa McDonald's Tagaytay. Pwede ba rito?
Ayun mga kabiwan moto, nakuha na natin ang ating first order dito sa Tagaytay. So first time natin gumaya dito sa Tagaytay. Medyo nangangapa-ngapa tayo sa mga U-turn dito. So itong isang toys, malapit lang naman to. Parang hospital yata to. So kaya maliit lang, 38 lang, halos tapat lang. Ito yata yung Tagaytay Hospital Road. Paps, andito yung Tagaytay Hospital Road? Ah, sa kabila, hindi dito. Ito na sa gilid, nasa kanan yung gano'n yan. Ah, sige. Drop box? Oo. BMC? Oo, oh, ito yata ito. BMC? Tingin natin ka lang. Saan yung up mo? Ayan. Okay, ito yung... Diyan lang yun. Ano? Pag ayaw yung jeep na yan, may papasokan yung dandaan ka lang habang makapaakit ka. May pasokan dyan. Tapos di ka na mapasok sa gilid ka lang. Ah, sige pap. Lalabas yan sila. Okay, salamat pap sa. Saan ka? Dahas makasi ako eh. Press tayo eh. Kaso dito na matagal na ako dito. Kamo tagal ka na biyay rito? Hmm. Duro may apat na bala. Mas malakas dito, ano? Pares lang din. Pares lang din. Matumal ngayon dahil sa taal. Ah, oh, ganun? Saglingko na kami matumal dito dahil sa taal. Hmm. Wala makuha to schedule. Kaya nagpapabatch ako ngayon. Mabili magpabatch dito pre. Dito ako nakapagbatch one. Saan na akong batch one dito. Yun, no? Ah, sige pap, salamat ha. Saan ba pwede yung Minto rito para mag drop off lang po? Dito na lang po sa gilid, pwede po dyan. Salamat. Yan mga kabibon mo to, may deliver na natin ang ating first drop off. So hanap ulit tayo ng pwesto. Hindi ko alam kung saan po pwesto. Balikan ko kayo pag nakakuha na tayo ng pangalawa. Yun mga kabiwan mo to, nakakuha na tayo ng ating second orders. So doon ulit sa McDonald's. Tingnan natin kung dito ulit, baka mali tayo. Mahirap na. Dalawang McDonald's kasi rito. Check natin yung map up. Vlog, pa-vlog pre! Shoutout! Ha? Dasama pa ako galing eh. Tumal dun. Naubusan kami ng ano, schedule. Ilan oras ka? Alauna lang. Alauna. Kasi babalik ako ng alas 3 eh. Saan? Sa Dasama. Schedule na ako rin. After ship ka lang dito? Oo. Nabuhuan ko lang, nanalilito ako eh. Hindi ko alam saan ako pakakamay, mahuli ako eh. Sa mga U-turn eh. Wala nang problema dito? Wala nang problema sa mga paikot-ikot dito. Mabait na yung Porsche dito. Ah, dito. Hindi ka tulad sa amin, mahihigpit sa amin. Taga-Dasma rin ako. Ikaw? Saan ka sa Dasma? Ako si Mars. Palawag. Ah, JR. Shoutout ka, bako isa mo siya matat, nagbablog talaga ako eh. Pogi natin, tropa dyan. Yun. Ako si Mars, ang taga Salawag. Nakabiyahe dito sa Tagaytay. Yun o. Oh. Wala pa sila Larry, tsaka si yan eh. Si... Si Joven. Si Joven, si Adonis. Adonis, wala pa. Pwede magkasama tayo sa ano? Sa GC pala? Oo. Oo, Adonis. Ayun nga. Mga kapatch. Yun nga problema ngayon sa Dasma ngayon. Ubusan ng ano, no? Oo, ship. Ubusan ng ship. Dahil bago eh. Pumapasok kaya ang ship na binibigay sa atin. Kaya na ano ko rito eh, kasi pa, matumal daw ngayon. Oh, Lunes yan, dito na ka Lunes. Naka, tayo dyan.
Yeah, sa Pialin Design. Pero okay naman kasi nakakadalawa na agad ako. Problema ko na rin naman to. Ikaw, anong oras ka nag-start? Sa 8. Alas 8? Mabait sa dispatcher. Mabait sa dispatcher. So yun, shoutout nga pala. Taga Dasma, kasama ko pala sa GC to. Ha? Sumia. Dear? Yun, dito pa kami nagsama-sama. Dito pa kami nagsama-sama. Ah, nagpapabatch yata to, batch talaga. Hindi. Batch 1 ka na, no? Nakaraan, batch 3 ako bumagsak dahil nagkatrangkaso 3 days. Yun, batch 2 ka ngayon. Batch 3. Batch 3. Buti nga ako, batch 3 ako ngayon eh. Pag akit ko, batch 3 ako. Nakasa tayo eh. Araw init dito eh. Nakaraan na araw eh. Hindi ko nabigay yung ibang schedule ko. Dahil na-in lang, sabay uwi. Doon din nadali sa ano. Versus plants versus zombie. Saan natambay dito? Yan sa ano, Chowking. Yan kita mo yan, natambay dyan, Chowking. Kasi Chowking lang kinatambay. Dito sa Rotonda. So yun, shoutout. Dito pa kami nakita, taga Salawag. Tropang South. Salamat ko yung mga video mo, mga vlog mo. Wala kayo bang shoutout? Wala kayo bang shoutout? Ingat, ride safe. Yun mga kapiyon mo to, nakuha na natin yung ating second order. So nakita pa natin si Mars Pakas. So nakilala niya ako. Salamat, at may nakakakilala na pala sa akin. Yun, shoutout sa iyo Pops. Dito rin siya nabiyahe. So yung tropang Tagaytay, isa-isay ko kayo. Shoutout. Maraming salamat. At nakilala niya ako. Ride safe sa atin, ride safe. Enjoy lang natin yung biyahe natin dito sa Tagaytay. So medyo masarap dito kasi malamig. Naninibago ako ngayon dito kasi kabisa din pasigat-sigat dito sa Tagaytay. Alam ko lang kasi dito is yung mga main road. So, pero makakapag-adjust din tayo yan. Makukuha din natin yung tamang discovery dito. Hanggat may mapa tayo, hindi tayo maliligaw. Bakit hindi talaga tayo maliligaw dito. So yun, dalawang taga-Dasma na yung nakita natin. Yung isa hindi natin nakuha ng pangalan. Pero taga-Dasma din daw siya. Apat na buwan na daw siya. Nag-duty rito. Saka si Mars. Dasma. So kasama ko siya sa GC. Matropang South. Shout out sa kanya. Nakilala niya ako. Maraming salamat sa iyo, Pops. Dahil dyan. Sobra. Nadamihan ko shout out sa iyo. Sa yung unang nag-approach sa akin, maraming salamat. Nanonood din pala siya ng vlog ko. So maraming salamat sa suporta. Huwag ka mag-skip yung vlog ng ads ko. Maraming salamat. So yun, lumagpas na tayo. Kakasalita ako. Butik yan. Ano ba yan? Ayun, hanap tayo ng new turn slot. Lumagpas tayo. Dick. So mamaya, balik ako kayo pagka... Drop ko na to. Ayun, ito na yung ating second order, dadrop na natin. Mga kabiwan mo to, na-deliver na natin ang ating second drop. So, ang gandaan dito, malamig. Kapag kakapansin ko, maraming taga-taas mo na bumabiyahe rito dito sa Tagaytay. So may nakausap ako kanina, taga Dasma rin siya. Dito daw siya pumabiyahe, 4 months na. So dito daw siya nagpapabatch. Batch 1 daw siya rito. So madali daw magpabatch dito. Saka syempre marami daw orders talaga dito. Pero sa ngayon medyo mahina dahil nga sa Taal. Alert number 3 sa Taal ngayon. So yan, i-U-turn tayo dito para makita natin si Taal. Kaya sa ngayon, medyo malabo si Taal. Masyadong mapag o smog ba yan? Tawag nila dyan ngayon? O bag? Volcanic channeling. So yun ang tawag nila, bag. Volcanic, so madilim. Hindi kita ang Taal ngayon, siguro dahil sa naglalabas nga na ano, mapag, mapag na baba.
So siguro konting adjust tayo dito pagka ano, tatry natin bumiyahin ng sunod-sunod dito. Kasi sa totoo lang, ang sarap bumiyahin rito dahil malamig. Hindi ka tulad din sa Dasma, ang init sa Dasma. Katulad dito yung hangin, medyo refreshing siya. So kahit bumiyahin ka siguro dito, hindi ka naman siguro ganun may stress ng mga bago dahil nga malamig pa lang. Possible na last deliver. So ayan mga kabiyono to, medyo nag-i-enjoy tayo dito sa Tagaytay kasi panibagong experience sa akin. Kasi although alam ko naman ang Tagaytay, pero yung mga pasikot-sikot dito sa Tagaytay, medyo namimibago ko talaga. So, minsan talaga masarap din bumiyahe sa mga umag-duty dun sa mga lugar na hindi mo pa alam talaga. Mas nakaka-excite. Hindi ka tulad pag dun ka na sa mismong comfort zone mo. Comfort zone mo. So alam mo na yung pasikot-sikot, hindi ka tulad dito, medyo kakaiba tong challenge na to. So yun mga kabibon mo to, nahihatid na natin ang ating last drop off dito sa Tagaytay. So bali uuwi na tayo. So hindi na masama, naka-anim tayo dito. Pero sinasabi nila matumal yung araw kasi nga dahil sa Tagaytay alert level 3. So pero sa akin okay na to, naka-anim ako sa ating 3 hours dito sa Tagaytay. So para sa akin okay na yon. Sa Dasma tama lang yon, pero dito sa Tagaytay sabi nila matumal pa daw yon. So what more kung malakas dito sa Tagaytay, di ba? So maganda-ganda. So yun mga kabiwan mo to, natapos na yung ship ko rito sa Tagaytay dahil nga naubusan tayo ng ship sa Dasma. So naobligo tayong umanap ng ship na mas malapit dun sa Dasma. So ito yung dito ako nakakuha sa Tagaytay. Okay. Salamat boss. 003. So mga kabiwan mo to, pauwi na tayo. Natapos na natin yung ship natin dito sa Tagaytay. Kaya nga mabigat tayong kumuha ng mas malapit dun sa Dasma kasi nabusan tayo ng schedule. Pero sa pag-duty ko rito, nag-enjoy ako. Maganda yung experience ko rito kasi naka-anim tayo. So worth it yung pagbiyahe natin. Hindi naman nasayang. So sulit. Kung mas marami sana tayong schedule o kung mababa yung oras ng schedule natin, tingin ko mas makakarami tayo dito. Kaya nag-enjoy ako dito. So shoutout din sa nakita ko kanina si Sina Mars Pakas
Shout out sa'yo at dito ka rin pala na duty. Saka din sa mga jumu-duty dito ng mga taga Dasma. So hindi man kami nagkita nila Jobe, nila Larry, nila Adonis, nila Leagues. So okay lang, siguro meron pang next time pag bumiyaya ko rito. So siguro hanggang dito na lang. Sana nag-enjoy kayo, sana nagustuhan nyo yung vlog ko ngayong araw na to. So ang main topic naman natin is yun, wala tayong nakuhang schedule sa Dasma, kaya nag-ibang bayan tayo. So maganda naman yung experience natin dito, nag-enjoy naman tayo, okay naman yung biyahe natin. Pero ngayon kailangan natin bumalik ng Dasma para makakain ako at duty pa ako mamaya. May karuntong duty ko na to sa Dasma. So hanggang gabi na yon. Bumiyahe tayo dito kasi kulang yung schedule natin. Dalawang shift lang kasi schedule natin. So sayang yung araw kung wala tayong biyahe ng umaga. So kaya bumiyahe ako ng umaga. So yun nga, sana magustuhan nyo at mag-enjoy tayo sa aking vlog. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng nanonood. Sana patuloy nyo supportan sa mga susunod at panibagong vlog. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyo. Ride safe sa inyo lahat. God bless. B1 Motor out. Bye bye.